umaga, tanghali o gabi man sa mga nanonood dito sa Pilipinas at sa iba't ibang parte ng mundo. Nandito po ako sa Kutkut Barangay Hall. Okay? Hindi po natin ipapasok yung or ipapakita na naka-camera po tayo, no? Para hindi naman po sila yung mailang, no? Pero however, how I would love to, kasi yung mga iba po sa inyo, kung napanood po ninyo yung video ko nung isang gabi, nagising ako madaling araw para patayin yung sunog ng mga tanga, no? Yung mga makikitid ang utak-butak-te na nagsusunog ng mga basura at mga dahon sa kalsada, at lahat ng usok po ay pumapasok po sa mga sa bahay po, tsaka pati sa mga ibang bahay. Unfortunately, other homes, they don't give a shit. They just don't care. As a matter of fact, malapit lang po dun sa bahay o apartment po namin, isa po sa tumatakbo, humahabol po na mataas na posisyon dito sa Angeles City. Yan, masarap din po ang tulog. Walang pakialam. I honestly doubt kung hindi po nila naamoy yung sobrang kapal ng usok kagabi. Hindi ka panipaniwala po yun, no? Imposible, no? Napakarami nilang aircon na laki-laki ng bahay. Imposible hindi nila naamoy at hindi sila pinasukan ng usok dahil sobrang kapal po ng usok kagabi, no? I was the only one who stood up. I was the only one, no, na nakita ko yung epekto ng usok para sa anak ko, mga maliliit. So lumabas ako and I had to do something about it. I don't just sit home, you know, and just say nothing and do nothing sa mga ganyang klase mga tao. So nandito po tayo sa barangay at tignan po natin kung anong mga masasabi nila. Magpa-file po tayo ng complaint, no, lalo na po dun sa kanto namin na punong-puno ng mga basura na hindi naman po nalilinis. Sa ultimong hindi nililinis yung basura na yun, lalo lang po kumakapal at dumadami po yung basurahan dun at yung mga iba nagsusunog po. Ito yung pinag-usapan namin, ito yan, oh. Yan. Lahat po na yan. Lahat po yan, no? Tingnan niyo po. Yeah, everybody. See all of that? Lahat po yan. Pinagtatambakan po, pinagtatapunan po ng basura kasi hindi po ito nilalilinis. Ayan po yung basura. Ayan po, no? Tapos minsan po, or kadalasan rather, ayan, sinusunog. No? Sinusunog po. Tapos ayan yung, saan ba yun? Ayan yung, ayun yung puno. Nandun po yung puno na yan kung saan yung nagsunog. Nung isang gabi, na live po tayo, madaling araw. Dito ka na ba, no? Oo. Sa likod? Hindi. Diyan yan. Yung uso ka pumupunta sa likod. No, mga sakalam? So itong call taxi yung nagana? Hindi. Ito. Itong establishment na ito, DC Market Grill. Ayan, oh. Ayan po yung sinunog. Ayan po. Puro basura po yan. Basura, mga dahon, lahat po yan sinunog nila. Na madaling araw. So ako DC lang... DC o yung gray na? Ah, yung DC. Ah, okay. Kala no? Yung gray. Oo. Oh. Nagbumbera ako ng 2 oras. So tingnan po natin, no, kung ano yung sana po maging kausapin mo si ate. Okay. So buti kung tawag nito. Tingnan natin kung talagang may gagawin po yung barangay dito. Nag-report na po natin, ginawa na po natin yung ating tinatawag na civil duty, no? And we'll just have to wait and see. Kailan daw nila nilinisin yan? Hindi po natin alam. 2 days after ko magpunta ng barangay, ay ito po yung halimbawa. Napakatigas po ng mga ulo. Ayan po, no? Kitang-kita po, nagwawalis yung mga dumi, sinusunog po, no? Mga sakalam. So yan po yung ipapakita ko niyan. Babalik po ako sa barangay, ipapakita ko po sa kanila, no? Ayan po yung sinusunog, no? Mga basura po. Puro basura, ang dami nilang basura, hindi po nila pinapakuha, sinusunog po nila dyan. Ayan po, no? Ito po yung ebidensya. Ganon po katigas ang ulo ng mga taong ito. Alam po nilang bawal, pero kasi yung batas po, hindi po ini-enforce yung batas. Alam nilang may multa, maaaring hindi nila alam. Pero ito yung punto ko, hindi nila ini-enforce yung batas. Kaya yung mga tao po, paulit-ulit po nilang ginagawa, napakatigas po ng ulo. Pero kung sisingilin yan ng mga barangay, no, ng mga officials natin, kung mumultahin yan, sa tingin nyo ba gagawin pa nila yan? Natural, hindi. Sayang po yung pera. Pambili na lang merienda, pambili na lang ng ulam, di ba? Ayan. Oh. Okay. So mga sakalam, no? No, hindi. Kaya, kuya, halika yun dito. Okay, kuya, bakit niyo po sinusunog yan? No, sinasabi niya, dahon lang daw ito.
Dahon lang. Kaya nga, dahon nga lang. Ayan, obvious nga po. Pero bakit po nila sinusunog? Yan ang tanong ko. Bakit po nila sinusunog? Tingnan nyo po, ayan. Pwede naman pong ilagay sa tamang basuran, katulad po nito. Pero kailangan ipakuha po sa basurero. Ang tanong ba, nagbabayad po ba para sa mga basurero? Kaya siguro hindi kinukuha. Baka hindi naman po nagbabayad. Kasi kami po, yung mga ibang nakatira dito, nagbabayad po sa mga basurero. Grabe. Yuk, makahinga. Diba? Bakit sinasabi niya dahon lang? Bakit sinusunog? Hindi mo kailangan sunugin. Diba? Yan, salamat kuya. Salamat po. Pinapatay niyo. Maraming salamat. No? Bawal po yan kuya. Please lang. No? Malaki po yung multa niyan. Alam niyo po ba na may multa yung nagsusunog ng ganito? O bakit niyo po ginagawa kuya? Sino po nagsunog? Nakita ko kayo, winawalis ninyo kanina. Sino nagsindi niyan? Sabihin niyo sa akin. Ituro niyo sa akin, sino? Sino po nagsindi nito? Ituro niyo sa akin. Okay, meron ng apoy. So hindi niyo nakita yung nagsunog dito. Hindi, oh, sige, hindi niyo nakita. Pero alam niyo po na nabawal po yung nagsusunog, no? Oh, tapos alam niyo na may multa yung nagsusunog. Okay. Thank you po, ha. Pinatay niyo po. Maraming salamat po. Oh, ano sa tingin ninyo? Maniniwala kayo niyan? Hindi. Kitang-kita ko siya nagsindi ng apoy eh. Kitang-kita ko po. Sinindi niya yung apoy. Tapos magsisinungaling siya in my face. No? Alam niya pala may multa eh. Bakit sinusunog? Diba mga sakalam? Nakita niyo na ha? No? Sige, yung hazardous po yan. Yung usok na yan. No? Okay, tapos ito po yung sinasabi ko. Ito yung kinausap ko yung barangay. Ayan po no? Yan, lahat po yan. Dito po sa kanto namin. Lahat po, nakaharap kasi sa araw. No? Tingnan nyo po. Lahat po yan, yung basura po na yan, mga sakalam. No? Ayan po. Hanggat hindi po ito kukunin, mga sakalam, lahat ng mga tao dito sa buong Angeles, magtatapon ng basura dito. Kasi, mukha nga naman tapunan ng basura ito. Pero pag ito po ay nilinis na, binuldozer ito at kung ano-ano pa, eh malamang may chance po na hindi po ito pagtatapunan ng basura, mga sakalam. Kita nyo po, ano, yan po. Yung magsisinungaling in my face talaga, no? Ibang klase. Tapos sasabihin sa akin ng mga ibang nanonood, okay lang naman yan. Maayos naman palang kausap. Yeah, they lie in your face, you know? Oh my goodness. Ibang klase talaga. Only in the Philippines. Ito mga sakalam, no? Eh, kitang-kita na po natin. At harap-harapan po, nagsisinungaling yung tao. Galing na rin po tayo sa barangay. Panagpalit po ako ng damit dahil nangamoy usok na. No? Tapos naligo ako. Napasabag ako sa usok kasi ganun ang problema ko. Konting usok lang tsaka mga anak ko. Medyo hirap na po. Kaya hinanda ko na po yung nebulizer ko, no? Just in case. Makikita niyo po, galing na po tayo ng barangay. Sabi nila, no? Nahiya po tayo sa barangay na iharap sa camera, pero kung wala itong linggo na ito, pag wala pa po rin silang ginawa itong darating na week na ito, buong linggo babalik po tayo doon at i-video ko sila this time around, ipa-follow up po natin kung wala pa silang ginawa. Pero ito po, diba, kagagaling lang natin kanina, ayan, makita nyo po yung usok doon na nagsunog po sila sa ibang lugar. Papakita ko sa inyo yung usok, ha? Tingnan nyo po, tingnan nyo po. Kitang-kita po, no? Matigas po talaga ang ulo nila. Wala silang pakialam sa mga kapitbahay, sa mga tao. Wala silang pakialam. Talagang walang utak. Makitit po yung mga utak, no? Eh wag po kayo nagagalit. Wag niyo pong kinakampihan, no? Sabihin niyo, ay matino naman palang kausap po, ganito o ganyan. Hindi po matinong kausap 'yan. Napakatigas po ng ulo. Wala po silang pakialam sa kalusugan ng ibang tao. Wala silang pakialam sa kahit anong bagay kasi mga utak-butakte. No, tingnan niyo po, no? Yan ang kailangan po talaga diyan. Imulta sila ng barangay. Kailangan imulta sila para matuto sila. Kasi sigurado, pag pera na yung pinag-uusapan, siguradong hindi na makakaulit yan. Kasi pag mangihirayang po sila sa mga multang pinamimigay nila. Kung tutuusin lang po, no, sabi nga ni Donya M kanina sa akin, para nagbibisa ko, eh kung talagang ini-enforce po yung batas natin dito, sa kahit sa lugar, itong highway lang na ito, sa bawal sa nagsusunog, no, mayaman na yung barangay dito. Mayaman na talaga. Oo. Yan, tingnan po yung, pakita niyo po, pakita ko sa inyo yung mga usok. Sandali, tingnan niyo po, no? Yung umuusok po dyan, tingnan niyo. You know what, mga sakalam?
puntahan natin, no? Puntahan natin. Sinubukan kong i-focus yung camera doon sa, you know, sa taas, no? Hindi lumilitaw yung usok ano po. So we're gonna turn around sa kabilang kanto po tayo dadaan, no? And then tingnan po natin, no? Papakita ko sa inyo. Putunayan ko sa inyo kung gaano katigas ang ulo ng mga nagsusunog na yan. Napakatigas ng ulo. Okay, so mga sakalam, nandito po tayo sa kabilang kanto. May lote po dito, may bahay po dito, no? Nakalakay po dito. Sabi, bawal umihi dito. Pero dapat maglagay din sila dito. Bawal magsunog dito. Yung mga basura po nila, mga dahon po, sinusunog po nila. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po. Ang kita po. Yan, kitang-kita po sinusunog. Mga basura. Yan. Ako lang ang sakalam!